two best players coming from the Comelec Vanguard. So we have a Jemuel Memokatkat and of course Ken Isik with 13 and 16 points respectively. Unahin na po natin dito si Jemuel. Congratulations sa inyong kupunan. Jemuel, kwentuhan mo naman kami, paano ba na-maintain dito ng Comelec Vanguard yung inyong 10-point lead? Because all throughout the game, hindi bumaba sa 10 points ang nilamang niyo dito kontra sa DOJ Beacons. Ginawa lang po namin yung game plan namin na to press the DOJ kasi yung alam po namin na medyo kulang sila sa guard, so yun yung tinake advantage po namin. And thankful po kami sa mga coaches namin at sa mga boss namin dahil ginawa po yung nagawa namin, prepare sila para sa game plan namin sa game na to. Is that the same game plan na ginawa nyo in the second half, especially yung nawala si Ungria and of course Pribdas in the second half? No, yun talaga yung bread and butter namin sa game na to. Kasi manalo or matalo kami sa game na to, kung ano yung ginawa namin game plan, yun talaga namin gagawin namin. Jamal, babalikan kita para sa inyong mga greetings. Ito naman si Ken Isik. Ayan, Ken! Marami kang supporters dito. Gaano kakasaya na maganda ang performance at simula ng Comelec Vanguards for Season 11? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa tumatakilik na UNTV Cup. Una po, binabati po namin, envia po ng Comelec Vanguards family sa pasasalamat po namin sa UNTV Cup, sa pangunguna po ni Kuya Daniel S. Rason at saka kang Commissioner Atoy ko at sa mga staff. Well, yun nga po, sobrang saya po namin sa Comelec. Lalong-lalo na po, no, una at pangalawang laro namin, nakuha namin ngayon. At ang gagawin lang po namin sa next game is dudublin pa namin yung aming makakaya po sa laro. Sino mga gusto mong batiin at pasalamatan mga naging inspirasyon mo sa larong ito, Ken? Well, unang-una, nandito po yung aking asawa all the way from Davao po na nanonood po dito sa laro. Sa aming mga bossing, kang Chairman Garcia po at sa mga staff, sa aming director, Regional Election Director na Region 11, si Director Tambuang, Ma'am Attorney Ma'am Inyo Brables, at sa lahat po na nandito po sa mga bossing po namin, at kang Kuya Sikoy, lahat po lahat. Sa pamilya ko po doon sa Mati City. Lahat. Ano ang gagawin nyo, Ken, para mas ma-maintain nyo na undefeated ngayon ang record nyo? Kasi last season, nasa baba kayo ng team standings natin. Pero I'm sure the goal of the Comelec right now is really to be on top of the team standings. Ano mga plano nyo gawin para maging undefeated? Tuloy-tuloy itong panalo ng Comelec ngayon. Well, yun nga. Gagawin po kung ano yung pinapakita namin sa unang laro at sa pangalawang laro, ay dudublin po talaga namin yung aming makakaya, lalo na sa practices namin. Makinig, pakinggan lang po namin yung mga turo ng aming coach at sa coaching staff po. Maraming salamat po sa inyo, Ken Isik, and of course, meron kang gustong idagdag? Pati na rin po kang Director Abbas po. Hello po sa lahat. Ayan, maraming salamat. Jamal, ka naman sa mga gusto mong pasalamatan, mga naging inspirasyon mo sa larong ito. First of all, nagpapasalamat kami kay Lord sa binigay niyang lakas sa amin. Thankful din kami sa DOJ for a nice game. Nagpapasalamat kami sa Comelec family, sa kay Chairman Garcia, sa mga commissioners namin sa NBank, sa Comelec NBank, sa mga bosses namin, kay Boss Patrick, kay Boss Elsie, sa mga coaches namin and sa mga players at sa family namin. Nagpapasalamat din kami sa director ko sa Region 10, kay Director Magbutay, kay Sir Alinas, kay Ma'am Arid, saka sa mga attorneys namin at saka asawa at sa anak ko, uwi rin ako niyan. And one last question bago kita pakawala na. I know you're one of the key players para sa kupunan ng Comelec Vanguards. How will you be able to sustain being a key player para sa Vanguards all throughout the season? Ano ang gagawin? Thankful ako kasi yun yung naiisip. Pero for me naman, hindi naman talaga ako yung key player. Alam ko naman lahat kami gumagawa. Nagkakataon lang na nabibigyan ako ng pagkakataon. Pero kung ano lamang kailangan ng team sa akin, yun lamang gagawin ko. At hindi naman kung ano yung maganda yung performance, mas maganda na manalo kami sa game. Yan, maraming salamat sa iyo. And of course, we look forward to seeing you on your next game against the SSS next month yan. The December 1 pa yung kanilang next game. Maraming salamat sa ating two best players of this ballgame. Once again, Jemuel Memokatkat and of course, Ken Isik.